Pero ang hindi ko lang makita na maayos sa pagkakaparada itong mga sasakyan na to, talaga naka vertical yung pagkakaparada. Dito isang tricycle yung nahuli. Expired yung driver's license ng tricycle. Pwede magtanong, sir? Usually magkano ba yung ano? Para yung mga viewer natin, alam nila, kunyari matoto yung tricycle nila. Magkano yung ano nito, yung tubos sa Tomana Marikina? Yung lahat. Dito ulit tayo ngayon. Kasama natin ang Task Force Special Operation ng MMDA sa pamumuno ni Hepe, Sir Joey Puryo. Nandito tayo sa Barangay Kaunlaran. Malapit lang dito to sa Cubao. Ito yung Aurora Boulevard. At ang operation ngayong araw na to ay itong mga naka-illegally parked na mga sakyan dito. Ayan o, makikita nyo dito, doble-doble. Dalawa magkatabi dito. And kasama rin yung mga pagkakaparada nitong sasakyan na to, makikita nyo na nakabalagbag. Oh. So malaking espasyo ng kalsada yung nasasakop nila dito. Dahil sa mga sasakyan na naka-illegally park. Itong Isuzu Crosswind Adventure. Kasama to. Itong iba yan. Blue yun. Ngayon ko lang nakita to. Chang'an China car. At kasama rin itong isang maliit na van. Light Ace van na Toyota. Tsaka itong isang truck. Ito, makikita natin na talagang illegal na yung pagkakaparada nito kasi nakaharang siya sa bike lane. Bukod sa malaki yung nasasakop niyang espasyo ng kalsada, naharangan niya rin itong bike lane dito. So, pagka ganito, 1,000... Ay! Ano yan, sir, no? No... 2,000 yung penalty niya, no? Pagka ganitong violation, illegal parking unattended, walang driver. Ilang beses na rin nagkaroon ng operation dito kasama natin na task force. Mapapansin nyo dito, okay, ano na yan, na talagang given na yan na ganyan. Minsan yung mga iba nagpaparada ng ganito. Pero ang hindi ko lang makita na maayos sa pagkakaparada itong mga sasakyan na to, talaga naka vertical yung pagkakaparada. Para bang naging parking lot na talaga itong dito. Nakabalagbag. Sama rin sa mga titikita ng illegal parking itong Hyundai Accent. So, once na natikita na, babayaran nyo na may-ari sa bayad center. Hindi naman yan kukumpiskahin pagka mga ganitong minor violation lang. Pagka ganitong mga minor violation, hindi naman kumpiskado yung lisensya. Unlike sa ibang pagka sa LGU ang humuli, confiscated yung lisensya. Pero pagka MMDA ang nanikit, babayaran lang yan sa bayad center and hindi confiscado yung lisensya. Yan.
Itong kotse, nandito na yung ticket niya. Ayan sa windshield. So babayaran niya na may-ari sa Bayad Center. And kasama rin yung isang dito, yung crosswind. May ticket na rin. Siguro marami magtataka or magtatanong, bakit itong mga ambulance tsaka itong volunteer na itong bombero nandito nakapark sa gilid. Ganito kasi ang explanation niyan. Itong mga sasakyan na to for emergency use to. So from MMDA, ina-allow to yung mga ganitong sasakyan na mag-park sa gilid for emergency use. Halimbawa, may mga biglang may emergency, may naaksidente or may sunog, mas mabilis makakapag-response yung mga taga-barangay kapag nandito ito mga emergency vehicle na to. Ano sir? Toll. Ah, may nato, ayun. Ito may nato pala dito. Ito, kunan lang natin. Ayan, may ticket siya sa windshield. Dito isang tricycle yung nahuli. Matotow pala to. Pagka ganito kasi kadalasan mostly kaya siya na totoo is dahil ano sir, expired ang kaya pala expired palang lisensya na nagmamaneho na itong tricycle na to, kaya yun, unfortunately matotoo yung motor niya. Ganun naman kasi talaga, kailangan natin sumunod sa batas. Kailangan natin, kahit nasabihin natin naghahanap buhay tayo, dapat maayos at legal yung ating paghahanap buhay. Siguro lesson learned na rin to para sa driver na kailangan niyang kumuha ng lisensya at bago siya magmaneho, lalo na tamamasada. Ito namang isa expired din, sama expired din yan sir? Oo. Ang driver's license. So yun, pareho, same pala. Parehong expired yung driver's license ng tricycle. Yun yung grounds para ma-impound yung tricycle. And tutubusin yan sa Tumana, Marikina. Andito na yung isang tricycle. Yun no? Ikakarga na dito sa may ito truck. Usually, dito nakalagay yung yung price. Kung magkano yung tubos. Ah, wala pala, hindi pala to kasama. Yung isang truck yung nakikita ko may price dito sa gilid kung magkano yung Pwede magtanong sir. Usually magkano ba yung para yung mga viewer natin, alam nila, kunyari matoto yung tricycle nila. Magkano yung nito, yung tubos sa Tumana, Marikina? 1.5 tricycle. Pero pa yung sa violation nila. Ah, iba yung violation kasi ticket yun, no? Ito naman. Sa pagtow lang yung 1.5. Ah. Yung sa ticket, hindi na lang kung magkano bayad. O kasi separate yun. Ayun, 1.5. Same lang ba ng motor? 1,000 lang na single motor. Ah, pag single na motor, 1,000. Ito 1.5 ang mo. Ang pagtubos sa Tumana, Marikina. Ito lang na isa. Isa pa. Meron pa isa dito. Ito isusunod na. So para aware din yung mga viewers natin about sa mga ganitong violation, yung mga tricycle nasa 1.5 daw yung pagtubos, and pag motor 1,000 bukod pa yun sa violation sa ticket. So ito na yung susunod, yung isang tricycle at kakarga na dun sa tow truck. Magkaiba yung bayad sa yung pagtubos sa ticket, sa violation, and dun sa naman sa may sa
impounding area sa may tumaan na Marikina. Ito yung papel na binibigay sa nahuli. Ayan, nandiyan lahat ng mga details kung saan at kung magkano. Sa tumaan na Marikina nila yung tutubusin.